guys, and welcome back to my channel. Sa video na to, i-discuss natin ang transcription. So, minsan, as a admin assistant or virtual assistant, may makakasalumuha kayong client na uutusan kanya or isa sa mga tasks na ibibigay niya sa'yo ay ang pag-transcribe ng audio or video into text. So, ngayon, meron akong i-share sa inyo na website kung paano mapapadali yung inyong trabaho sa pagta-transcribe ng mga video or audio. So kung interested ka sa topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na videos na i-upload ko every week. Okay, so ngayon discuss natin ano ba yung transcription. Pag sinabi natin transcription, this is a process or an act kung saan tina-transcribe mo yung video or audio into text. So kung ano yung sinasabi nung tao na nagsasalita sa video or doon sa audio, then you have to transcribe that sa text. Itatype mo kung ano yung naririnig mo. So kung sinabi niyang how are you, then you're going to type how are you. Syempre, isa sa mga bagay na dapat mong i-consider or dapat mong tatandaan sa pag-transcribe ng mga video or audio is yung paglalagay ng pangalan. So sino yung nagsalita sa part na to? So kung kilala mo yung nagsalita, you have to put the name of that person. And then, minsan, nilalagay din natin dyan anong time. Okay? So, halimbawa, 5 minutes and 23 seconds, sinabi niya to. So, itatype mo lahat yung sinabi niya. And another thing to note or to remember kapag ikaw ay magta-transcribe is accuracy. Okay? So, dapat kung ano yung napakinggan mo, yun yung exact word na itatype mo. Minsan, makaka-experience tayo na mahirap intindihin yung salita or yung word na binabangkit niya dahil iba yung accent niya or talagang mahirap talagang or nabubulol-bulol yung nagsasalita. So, medyo mahihirapan tayo doon. So, dapat may tiyaga ka rin kasi hindi lahat ng word ay makukuha mo sa isang try mo. Okay? So, halimbawa, pinakinggan mo to, possible, hindi lahat yan ay makukuha mo. So, you have to redo, pakinggan mo ulit, and then type ka ulit. And then, ganun siya. And then, kapag natapos mo na, you have to listen ulit dun sa audio or dun sa video and then i-check mo yung tinype mo kung tama or kulang, okay? So, ngayon, I'd like to introduce sa inyo ang website na pinupuntahan ko para mapadali yung trabaho ko. So, hindi mo na siya kailangang i-type word by word kasi itong website na to, siya na yung mismo magta-transcribe nung bawat salita na sinasabi nung speaker doon sa video or doon sa audio, okay? So, ngayon, punta kayo sa Google nyo, type nyo lang yung utter. So, that is O-T-T-E-R. And then, may makikita kayo dyan na eto siya, utter.ai. And then, pag pinindot mo, pag pinindot mo yan, so si Utter po ay pwede nyo magamit kapag kayo ay mag-transcribe ng meeting, ng interviews, lectures, or anumang klase ng conversation na ipapag-transcribe yung mga client niyo, okay? So, pwede nyo gamitin si Utter for free. So, meron kayong tatlong video or audio na pwedeng i-transcribe for free. And mamaya, ituturo ko sa inyo kung paano nyo siya mapapakinabangan without paying yung kanilang subscription, okay? So, ngayon, ay mag-sign up kayo sa Utter and then, pindutin nyo lang tong sign up. And then, ayan. So, meron tayo ditong option to create an account through Google, through Microsoft, Apple, or syempre, kung meron kayong
ibang email or provided na email ng client nyo, then you can use that one. Okay? So, ngayon, sa example na to, gagamitin natin yung Google. So, click natin si Google. And then, wait lang natin ng konti habang nagpa-process pa siya. Okay? Ayan. So, pag na-click nyo yun, mayroon dyang lalabas na choose an account. So, piliin mo lang yung email address na tama. And then, mag-allow ka lang. And then, ayan, nagpa-process na siya. And, ito yung view na makikita nyo kapag kayo ay nakapag-sign up na. So, kailangan nyo muna siyang i-set up. So, how do you plan to use Otter? So, meeting notes, transcribe files, or others. So, sa video na to, sabihin natin magta-transcribe tayo ng files. And then, next. And then, ayan na. So, ito yung pinaka home page ni Otter. So, meron tayo ditong dashboard, meron conversation. Yun sa conversation, dun mo makikita lahat ng files or transcription na ginawa mo before. Okay? Tapos, ayan. So, yan yung pinaka dashboard niya. And then, meron tayo ditong record button and then import button. Okay? So, sa example na to, let's try to import an audio or a video na itratranscribe natin. Okay? So, import lang tayo. Pwede nating i-drag and drop or mag-browse. Okay? So, browse tayo. And then, let's select the correct file. And then, open. And then, makikita nyo dyan kung ilang percent na yung napaprocess ni Otter. So, hintayin natin siya hanggang sa ma-complete yung pag-upload. So, habang naghintay tayo na matapos yung pag-import ng audio na itatranscribe ni Otter, so, pwede ka nang gumawa ng ibang bagay. So, magagamit mo yung oras mo na sana ipinapag-transcribe mo sa ibang bagay. So, magiging productive ka and sobrang makakasave ka ng time. Okay? So, ngayon, na-import na siya. Kung makikita nyo dito sa screen natin, na-import na siya. So, import success, and then pwede tayo magpunta sa go to transcript, and then so sabi niya your conversation is processing, then pwede mong pindutin yung kung gusto mo man notify kapag tapos na, or pwede mo namang pindutin itong not now kung ayaw mong ma-notify. Okay, and then so ganyan yung itsura niya kapag pinaprocess pa siya. So pwede mong i-edit yung name habang nagpa-process pa siya. Okay? Ganito na yung makikita mo kapag ready na siya. So, makikita mo dyan may time and yung speaker. Since isa lang yung nagsasalita sa video na in-upload ko, so, wala siyang nakalagay kung speaker 1 or speaker 2. Okay? So, pakinggan natin kung tama ba yung sinasabi nung nasa video na to. Okay? So, paano natin mapapakinggan? So, click mo lang yan dito, and then pwede mo siyang i-play. Okay, let's talk about bank reconciliation process and zeros. Zero let us know when a bank statement clients are ready to reconcile. This blue box here shows... So, nung napakinggan mo, hindi siya ganun ka-accurate. Pero at least, na-type na niya yung mga words na dapat itinatype mo pa. So, ang gagawin mo muna lang ngayon ay syempre pakinggan ulit yung video or yung audio, and then i-edit mo yung mga napansin mong mali. Okay? So, paano natin i-edit? So, pakinggan ulit natin. Okay, let's talk about bank reconciliation process and zero. Okay? So, zero talaga yung nilagay niya. Zero. So, dapat zero siya na X-E-R-O. So, i-edit mo lang, click mo lang yan, and then pwede mo na siyang palitan ng word. Okay, so para ma-edit mo siya, click mo lang yung word. And then, zero. Click mo itong edit. And then, lalagyan mo lang kung saan mo yung i-edit. Okay? So dito siya sa part na to. Sa zero. So tatay mo lang zero. And then, period. Tapos, pakinggan ulit natin. Zero. Zero let us know. So, zero let us know. So, lalagyan mo lang din dyan. Zero let us know. And then, when. So, ganun mo siya i-edit. Okay?
hanggang sa matapos mo siya. So, mas madali to compared dun sa papakinggan mo, tapos itatype mo, papakinggan mo, tapos itatype mo, tapos pag na-type mo na, papakinggan mo ulit. So, ngayon, ang process na lang is import mo sa author, i-process ni author, and then kapag ready na yung document or yung transcription, all you have to do is to listen and to edit yung mga mali na process nitong website na to. Okay, so mas madali na siya. So ngayon, Kaji, paano kapag yung free ko na tatlo ay ubus na? May pinapagawa pa yung client ko. So paano ko ngayon siya ma-i-import or matatranscribe na hindi ko na kailangan pakinggan ng buo tapos type ko isa-isa yung word? So ang technique ay ganito, okay? So pwede meron ditong record button, okay? So, pag-click mo na yan, it will record yung audio na naririnig niya. So, what you can do is to get your phone and then iparinig mo dito sa author yung gusto mong i-record niya. Okay, so let's try to click this record button, okay? Nung click mo yan, so you have the option to rename it. So, pwede natin sabihin, Kaji's Voice. Charot, Kaji's Voice Message. For example only, okay? So, as you can see, habang nagsasalita ako, kinatype niya yung word na sinasabi ko. Since Tagalog yung sinasabi ko, so, hindi niya masyado magets. Pero kung English yan, gets na gets niya yan, okay? Accuracy nito is 90%, so you have to listen ulit dun sa audio or sa video na itatranscribe niya and then i-edit mo as much as possible, okay? So, let's see kung itatranscribe niya kung anong sasabihin ko, okay? Please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell. Consider subscribe. Okay, so tumahimik na ako kasi baka i-transcribe po niya yung sasabihin ko. So, kapag nagta-transcribe ka, makikita mo, note is processing. Kapag ready na siya, may nakalagay siyang ready. So, let's see kung ano itsura nung ready. So, kapag ready na siya, may ganyan na siya. May speaker 1. So, since speaker 1 lang yung nagsasalita, then ganyan lang siya, okay? And then, makikita mo, meron diyang anong time, okay? So, and also, meron dyan mga keywords. And then, you can edit this one by just clicking ito and then this one, okay? And then, ayun, palitan mo yung word na tama dapat, okay? Party mode, wala namang party mode na sinabi dun, okay? And then, once you're done, just click this one and that's it. Okay, so let's try to see yung mga in-processing pa, okay? Oh, naka-ready na rin siya, okay? So, ngayon, let's see. So, ayan siya. Consider subscribing and don't forget to hit that bell with you guys. So, kita nyo, hindi siya 100% accurate. So, you have to edit pa rin talaga siya. Okay? So, at least nabawasan na yung trabaho mo na mag-type ng mag-type. So, guys, I hope you like this video. And kapag ikaw ay pumasok as a virtual assistant or admin assistant, then possible talaga na makakakuha ka ng ganitong task. Okay? So, since alam mo na to, so, mapapadali na yung trabaho mo. Okay? So, I hope meron kang natutunan sa video na to. If you like this video, please give it a like and don't forget to subscribe na rin. And gusto mo ba ng one-on-one coaching call with Kaji for free sa loob ng isang oras? If yes, I want you to comment down on the comment section below. The magic word na Road to 10,000 with Kaji. So, ang ating magic word ay hashtag. Don't forget the hashtag. Road to 10,000 with Kaji. Kapag nag-comment ka ng keyword na yan, then isa ka sa mapagpipilian ko para magkaroon ng one-on-one coaching call with Kaji. Sa ating one-on-one coaching call, pwede kang magtanong ng magtanong sa akin about bookkeeping, online work, or anything na related sa online work, okay? So, pwede kang, kung ikaw ay merong client na hindi ka masyado sure sa ginagawa mo, gusto mo ng tulong ko, then pwede mo yang gamitin sa one-on-one coaching call with Kaji, okay?
So please don't forget to comment and syempre give it a like na rin. So I'll see you on my next video. Bye-bye.